Kahit hindi pa siya nahimasmasan sa sunod-sunod na revelasyon at pangyayari ay lumuwas uli sila ni Sid pa Maynila. Hindi na siya makapaghintay na makita si Ivan. Ang hirap paniwalaan na ang anak na iniyakan niya sa loob ng 7 taon ay buhay na buhay pala. At nasa piling ng ama nito. Kahit si Sid ay hindi kayang magmaneho sa tindi ng emosyon nilang dalawa. Pagkatapos silang ma-interview sa presinto dahil sa nangyari kay Chantal at Brandon, ay may kinontakt agad si Sid para ihatid sila sa bahay nito sa Maynila. Hindi siya nito binibitawan. Pareho silang nakaupo sa likod. Alam niyang umiiyak din ito habang panayang halik nito sa buhok niya. Tahimik ito pero mahigpit ang yakap sa kanya. Siya naman ay halos hihimatahin na naman sa hindi maipaliwanag na emosyon. Ni hindi na niya iniisip muna ang tangkang pagsagasa sa kanila ni Chantal. Akala niya talaga kanina ay katapusan na nila. Nangatal siya sa takot nang makitang si Chantal ang nagmamaneho ng sasakyang gusto silang banggain. At mas lalong sumiklab ang galit niya sa babae. Kasama pa talaga nito si Brandon. Pero ngayon ay isinantabi niya na muna ang galit. Dahil masabik siyang makita ang anak nilang buhay na buhay pala. Hindi pa man nakakahinto ng tuluyan ng sasakyan ay binuksan na niya ang pinto ng kotse. Mabilis na napigilan siya ni Sid nang muntik na siyang bumaba agad. Nang makababa at makapasok na ng gate ng bahay ng lalaki ay bigla rin siyang natigilan. Nakatalikod si Ivan habang abala sa pagbabike sa harapang hardin ng bahay ni Sid. Ngayong abot kamay na lang niya ang anak ay saka naman siya hindi makakilos na. Bigla na lang niyang itiniklop ang mga tuhod at umupo habang itinakip sa mukha ang dalawang palad. Palakas ng palakas ang iyak niya. Inalalayan siya ni Sid dahil baka matumba siya. Napalingon si Ivan sa kanila dahil sa iyak niya. Mami, ganda! Hindi nito alam kung matutuwa dahil dumating na siya sa wakas o mababahala dahil sa pag-iyak niya. Mabilis na iniwan nito ang bike na natumba nang umalis ito roon. Patakbong nilapitan sila ng bata. Maagap na tinulungan siya ni Sid na tumayo para salubungin ang anak nila. Ang laki ng pagbuka ng mga braso niya para mayakap agad si Ivan. My baby! Anak! Agad na sambit niya nang mayakap na si Ivan. Mahigpit na yakap din ang isinukli nito sa kanya. Si Sid ay tahimik na nakatayo sa tabi nila habang nakahawak sa buhok ang isang kamay nito. Hindi rin tumitigil sa pagtulo ang luha ng lalaki. Mommy, miss na miss po kita. Ako rin anak, miss na miss ka ng mommy. Pinagahalikan niya ang buong mukha ng bata. Sinubukan pa niyang kargahin ito dahil hindi man lang niya nakarga ang anak mula nung isilang niya ito. 7 taon ang inalis ni Chantal sa kanilang mag-ina. Ni hindi niya nasubaybayan ang paglaki ng anak. Tinulungan siya ni Sid. Silang dalawang may karga na ngayon kay Ivan. Mommy, I'm a big boy already. Bakit niyo po ako kinakarga? Bakit umiiyak kayo ni Daddy? Nagtatakang tanong nito. Pareho sila nitong binalingan. Pinapahid nito ang luha sa mga mata nila na mas lalong nagpaiyak sa kanya. Hinalikan niya uli ito sa noo. Son? Pinilit magsalita ni Sid pero gumaralgal ang boses nito kaya tumigil saglit. Kahit nahihirapan konti ay hindi nila binibitiwan si Ivan na nanatiling nakatutok sa kanila ang takang-takang mukha nito. Ngayon lang din niya napansin ang pagkakahawig ng anak kay Sid. Hindi nila iyon napagtuunan ng pansin dahil nga nakatatak sa utak nila na ampun lang ito ng lalaki. You look like your dad. Napabulalas uli siya nang sabihin iyon. That's what I'm thinking too. Nakangiting bumaling sa kanya si Sid kahit umiiyak pa rin. Ang daya. Pabirong umingo siya rito. Kinabig lang din ni Sid ang ulo niya para halikan siya sa noo. But he has your smile. Hindi ko nga alam dati kung bakit naaalala kita lagi kapag umingiti at tumatawa si Ivan. Ngayon ko lang din nalaman kung bakit. Emosyonal na sabi nito. Napansin din niya iyon. Pareho ang mannerisms nila ni Ivan lalo na kapag tumatawa ito. I can feel na itong nasa tiyan ko ngayon ay magiging kamukha ko na talaga. Hindi na niya napigilang magbigay ng clue sa lalaki. Nanlaki ang mga matang agad na napalingong muli si Sid sa kanya. Nagtatanong ang mga mata nito na parang humihingi ng kumpirmasyon. You're... Nawalan ito ng boses para isatinig ang tanong. Hindi maampat-ampat ang iyak niyang tumango rito. Si Ivan naman ay nakatanga lang sa kanilang dalawa. Mabilis na kinabig siyang lalo ni Sid. Yakap-yakap na sila ng mahigpit nito. May tunog na ang pag-iyak ng lalaki. Matagal na nag-iyakan lang silang dalawa ng ilang minuto. Ma'am? Dad? Why are you two crying?
It makes me want to cry too. Biglang sabat ni Ivan. Natawa silang dalawa at sabay na hinalikan ng anak sa pisngi. Ibinabana nila si Ivan. Pinasalampak siya ni Sid sa damuhan at sumunod ito. Hinila nito si Ivan at pinaupo sa kandungan nito. Nakaharap ang dalawa sa kanya. Inalis muna nito ang bara sa lalamunan bago nagsalita. Remember when you kept asking me about your mom? Panimula nito natitig na titig kay Ivan. Tumango ang bata. I want to introduce to you to your mom. We just found out recently. We were surprised because you will not understand now, but we will explain it to you kapag kaya mo nang intindihin ang lahat. For now, I'm so happy to let you know that Andy, your mommy ganda is your real mom. Kahit siya ay hindi inaalis ang tingin kay Ivan, wala muna itong reaksyon sa mukha. Maya-maya ay napapakunot noo ito. Napalitan ng pagtataka hanggang sa nagkaroon ng ngiti sa mga labi na bumaling sa kanya. You're my real mom? Hindi makapaniwalang tanong nito. Umiiyak na tumangu-tangu siya saka ito hinila palapit sa kanya. Yes, babe. I'm your mom. You're my son. Nangungulila ako sa'yo sa 7 taon na wala ka sa piling ko. Paunti-unti ay ipapaintindi namin sa'yo kung bakit at paano nangyari ang lahat. Mahal na mahal kita, anak. Every day I beg God to give me my real mommy. But since finding you as my mommy ganda, I've stopped asking for my real mom because I already feel like you're a real mom to me. Now it makes me happier to know that you are really my mommy. Ibinaon nito ang mukha sa leeg niya. Mas lalo siyang naiyak dahil sa sinabi ng anak. Si Sid ay hindi na alam kung paano i-handle ang emosyon nito. Panay na ang buga nito ng hangin. Habang napapatingala, hinila niya ito sa isang kamay para mayakap na rin. Tatlo na silang nagyakapan sa gitna ng garden ng lalaki. Nasa gitna nila si Ivan. Bigla silang natigilan nang may malakas na boses ang biglang pumalahaw. Nang tingnan nila ang pinanggalingan nun ay nakita nila ang yaya ni Ivan na kanina pa na nakatayo sa gilid nila. Punong-puno rin ng luha ang mukha nito. Tinawag nila ito para makayakap na rin. Laking pasasalamat din niya sa babae sa pag-aalaga nito kay Ivan. Nasaan? Nasaan ang apo namin? Napalingon naman sila sa mami niyang hindi maganda o gaga sa paglapit sa kanila. Katabi nito ang mama ni Sid. Ang ama naman nila ay mabilis na sumunod sa dalawa. Napatigil ang apat nang makita silang lahat na nakasalampak sa damuhan. Hindi inaalis ng mga ito ang mga mata sa batang kandong-kandong nila ni Sid. Sabay na napangawa ang mga ina nila na nagmamadaling lumapit na rin sa kanila. Pinatayo ng mga ito si Ivan saka mahigpit na niyakap habang umiiyak. Ang mga ama nila ni Sid ay hindi rin napigilan pang umiyak. Lumuhod ang mga ito para mayakap din ang apong hindi nila alam na nakakasama na pala nila. Nagkatinginan sila ni Sid. Hinayaan na muna nila ang anak nila sa mga lolo't lola nito. Ang yaya ni Ivan ay tumayo na rin para tumakbo sa loob habang panay pa rin ang iyak. Habang papunta pa lang sila ng Maynila ay tinawagan na nila ang mga magulang nila at sinabi ang lahat. Hindi na sila nagtataka kung bakit sumugod ang mga ito sa kanila ngayon. Bumaling sa kanya si Sid. Niyakap siya nito kahit nakasalampak pa rin sila sa damuhan. Hinalikan uli siya nito sa noo. Are you really pregnant? Pangungumpirma nito. Ngumiti siya rito. Parehong basapan ng mga luha ang mukha nila. Pinapahiran niya ang mukha nito ng kamay niya at ganun din ito sa kanya. Pinagdikit nito ang mga noo nila. I told you, bullseye ito. Wala ka nang magagawa pa dahil nakadalawa na tayo. Tara, ituloy na natin. Ang alin? Naguguluhang tanong niya. Ang magpakasal sa Wes. Ngayon na agad, baka magbago pa ang isip mo. Natawa siya sa sinabi nito. Anong magpapakasal sa Wes? Dalang-dalan na kami riyan sa simbahan na kayo magpakasal. Kami nang bahala sa preparation. Sa susunod na buwan na agad. Biglang sumabat ang mama ni Sid. Nagkatinginan sila ng lalaki. Pinipigilan nilang matawa. Lahat kasi sila ay tigmak na ng mga luha ang mga mata. Ikaw, Sid, ha? Hindi pa kita na sermonan dati tapos ngayon papakasalan mo uli ang anak ko? Sermon ng mami niya. Hingin mo muna ang kamay ng anak namin sa amin. Dugtong ng ama niyang inakbayan na sa balikat ang ina niya.
Kitang-kita niya ang seryosong mukha ng dalawa. Nang mapatingin siya sa lalaki, halos matawa siya sa reaksyon ng mukha nito. Ano? Atras ka na ba? Bulong niya rito. Bakit naman ako aatras? Ngayon pa bang magkakaroon na ng kapatid si Ivan? Ano? Meron na agad? Gulat na tanong ng mami niya na napatingin agad sa maliit pa naman na tiyan niya. Mabilis na bumaling ito sa ama niya. Naku, huwag mo nang pahirapan. Ipakasal na natin agad. Kung pwede nga lang sa susunod na linggo. Sang-ayon ako Rian Laurel. Kaso gusto kong huwag gawing rush iyong wedding. Dapat pinagplanuhan kahit papano. May kakilala akong wedding planner na magaling sa surprise wedding kaya alam na alam niya ang gagawin kahit 1 month lang ang ibibigay natin. Ang mama naman ni Sid ang nagsalita. Ay, siya nga? Sige, tawagan mo na agad tapos itong apo natin na magiging ring bearer. Pinisil-pisil pa ng mami niyang pisngi ni Ivan. Napakamot na lang sa ulo ang mga ama nila na nagtapikan pa ng mga balikat. Natatawang nagkatinginan sila ni Sid. Gaya ng dati ay mas mukhang excited pa ang mga ina nila sa pagpaplano. Pumasok na ang lahat sa loob. Magluluto raw ang mga ina nila. Ang mga ama naman nila ay niyakap muna silang dalawa. Kinausap ng masinsina ng daddy niya si Sid habang kausap rin siya ng ama nito. Sige na, tumakas na muna kayo. Nagpaalam na sa akin si Sid, itutuloy niya raw ang pagpapakasal sa'yo sa West. Atat na yung isa eh. Natatawang sabi ng papa ng lalaki. Ho? Gulat na tanong niya. Napatingin siya kay Sid. Niyakap ito ng ama niya. Saka nagmano ang lalaki rito. Kami na ang bahalang magbigay ng alibay sa inyo. Umalis na agad kayo bago pa mapansin ang mga ina ninyo. Nang tingnan siya ni Sid ay hawak na nito sa isang kamay si Ivan. Nagmamadaling nilapitan siya nito. Pa, parang nagpapaalam na sabi nito sa ama nito. Tumango ang papa ni Sid saka nito niyakap ang anak. Nang bitiwan ito ng ama ay nakangiting bumaling na sa kanyang lalaki. Seryoso ka pa talaga riyan sa plano mo? Alanganing tanong niya. Oo naman. Actually may nakaready ako lagi na documents natin. Naisip ko kasi talaga na sa pagbabalik mo ay dadalhin agad kita sa munisipyo. May nakausap na rin akong judge na anytime ay pwede kong tawagan kapag ready na tayong ikasal. Yehey! Daddy will marry mommy. We'll have a complete family. Hello, baby sister. Nagulat na lang siya nang yakapin ni Ivan ang bewang niya. Saka idinikit ang pisngi sa tiyan niya. Hinahaplos-haplos nito iyon. Narinig pala nito kanina ang tungkol sa pagkakaroon na nito ng kapatid. Nakangiting hinahaplos niyang buhok ng anak. Do you think it's a baby sister? Tanong ni Sid sa bata. Yep, I had a dream last night. It was a baby girl calling me kuya. Nakangiting tumingala sa kanila si Ivan. Nasurpresang nagkatinginan sila ni Sid. Really? Kinarga ni Sid ang anak nila kahit ang tangkad nito sa edad nito. Wala namang kahirap-hirap na kinarga nito ang bata. Yes, Dad. She's so pretty like Mommy. She even had this thick black color on her eyes. She was wearing black lipstick too, but still looked beautiful. Namimilog ang mga matang nagkatinginan sila ni Sid. Maya-maya ay sabay na nagtawanan. Mas grabe ang tawa ni Sid. Naku, may emo sister ka palang paparating. Umalog-alog ang mga balikat nito sa kakatawa. Kinurot niya ito ng mahina sa braso. Emo pala ha? Umamin ka na kaya na in love ka sa isang emo. Gustong-gusto mo pala yung makapal na eyeliner ko at dark shade ng lipstick. Aminin mo nung nag-emo ako saka ka nagsimulang magka-feeling sa akin. Inis na sabi niya sa lalaki. Alam niyang pulang-pula ang mga pisngi niya. Hinawakan ni Sid ang kamay niya saka ito sumeryoso. Dinala nito iyon sa bibig at hinalikan. I love you, but I will not call you emo girl. Naiinis pa rin ako sa tuwing naririnig ko yun. Sumimangot naman ang mukha nito. At bakit naman? Codename yun ni Archer sa'yo, diba? Parang nababadrip na nga nasabi nito. Siya naman ang napatawa ng malakas. Pinisil niya ang pisngi ng lalaki. Hindi ko alam na seloso pala tong daddy mo, anak. Binalingan niya si Ivan. Napatitig naman si Sid sa anak nito. When I was 5, I remember daddy kissing a picture of a woman with the same makeup. She was wearing a black shirt and pants. She also had a black color thing on her eyes and a Halloween-like lipstick. I just remembered now, mommy.
I think that was you. You were young, I guess. Hindi siya agad nakapagsalita. Nanlaki lang ang mga mata niyang napatingin kay Sid. Naghihintay ng pag-amin nito. Ito naman ang pinamulahan ng mukha. I didn't know you were observing me a lot, Ivan. Iniiwas ni Sid ang mga mata sa kanya at sa anak bumaling. But it was mommy, right, daddy? Pangungulit ng bata. Napahalo-kip-kip siya, tinitigan si Sid. Oo nga naman, daddy. Umamin ka na. Bistado ka na ng anak natin. Huminga ng malalim si Sid. Ibinaba muna nito si Ivan at may dinukot ito sa bulsa. Kinuha nito ang wallet at binuksan iyon. Walang imik na iniabot nito ang wallet sa kanya. At doon nga nakatago ang picture na sinasabi ni Ivan. Iyon yung picture na kinuha ni Sid sa kanya noong unang beses siyang nag-emo look. Tuwang-tuwa raw ito sa ayos niya. Akala pa nga ng lalaki ay may event sa school nila at kailangan niya mag-costume ng ganon. Kinunan siya nito ng picture gamit ang phone nito. Hindi niya alam na may printed copy pala siya noon at nakatago pa sa wallet nito. Natawa siya kahit parang nagre-rigodo ng puso niya. Napatakip pa siya sa bibig niya habang nagbabanta na naman ang luha sa mga mata. Kailan ka pa may copy nito? Tuluyang tumulo ang mga luha niya. Masuyong hinawi ni Sid ang buhok sa leeg niya para haplusin siya roon. Pagka-uwi sa bahay ay nagpa-print agad ako niyan. Inilagay ko sa wallet ko at hindi na siya kailanman umalis sa wallet ko. Sakalang niya napansin na lumang-luma na nga ang wallet na hawak niya. Iyan din ang unang pinag-awayan namin ni Chantal. Pinipilit niya akong alisin ang picture mo pero hindi ko ginawa. I was even ready kahit iyan pa ang maging dahilan ng breakup namin. I didn't realize na minahal na pala talaga kita dati pa. Napipigilan kasi ako ng pagiging minor mo. I was ready to wait for you hanggang mag-18 ka. Then came Chantal. She was like every man's dream. Maybe nabulag ako sa pag-aakalang nasa kanya na ang lahat ng gugustuhin ng isang lalaki. Na isang tabi ko saglit ang nararamdaman ko sa'yo. But when I got a glimpse of the real Chantal, saka lumitaw yung nakatagong feelings ko sa'yo. I love you, Andy. I just realized na kahit noong 12 years old ka pa ay natanggap na ng sarili ko na ikaw ang pag-aalayan ko ng apelyido ko kapag nasa tamang edad ka na. That might have been the reason na kahit originally ay hindi ako sang-ayon sa kasunduan ni na mama. Pero hindi na ako tumutol nang makita kita. I love you. Today ay magiging totoong Mrs. Loceros na kita. Walang pagsidla ng saya ang puso niya. I love you too, Sid. Hindi ko na kailangan sabihin ko kailan nagsimula dahil alam kong alam mo na yon. I was so transparent with my feelings for you. Dahil hindi ko kayang itago yon. Umiiyak na sabi niya. I know. Dama ko ang pagmamahal na yon kahit noon pa. Kaya magpakasal na tayo bago pa tayo pigilan ni na mama. Nakatawang sabi nito. Yay! Magpapakasal na si na mami at daddy today! Nagulat sila sa malakas na sigaw ni Ivan. Shh! Sabay pa nilang saway kay Ivan. Nasa bibig nilang isang daliri para senyalis na huwag itong maingay. Nagmamadaling naglakad na sila papunta sa kotse habang hawak nila sa magkabilang kamay si Ivan. Pinaandar agad ni Sid ang kotse. Habang bumabiyahe ay tinawagan na agad nitong kakilalang judge. Hello, Judge Malbar. We want to get married today. Napatingin pa sa kanya si Sid nang sabihin iyon. Pinisil niya ang isang kamay nito saka napangiti sa lalaki kahit tumutulo ang mga luha. Si Ivan naman ay tahimik na nakaupo sa kandungan niya. Isa na silang buong pamilya. Sino nga naman na mag-aakalang mabubuo pa sila? Panay ang pasasalamat niya sa Panginoon. Dahil pagkatapos ng mga pasakit na pinagdaanan niya dati, ay grabing kasiyahan naman ang ibinigay nitong kapalit. Ikinasal nga sila sa West ng araw na yon. Isa na siyang ganap na Mrs. Andy Medina Loceros. Ngayon ay totohanan na talaga. Iyak nang iyak ang mga ina nila nang inanunsyo nilang kasal na sila ni Sid. Iyak iyon ng kaligayahan. Excited pa rin ang dalawa sa kasal nila sa simbahan sa susunod na buwan. Habang nasa preparation stage sila, ay naging busy rin sila sa ibang mga bagay. Sinamahan siya ni Sid para sa check-up niya. Halos hindi na ito umaalis sa tabi niya mula nang ikasal sila ng lalaki. Saka na lang sila mag-honeymoon pagkatapos ng kasal sa simbahan. Dinalaw nila sa ospital si Brandon. Hindi na makakalakad ang lalaki dahil sa matinding pinsala ng aksidente. Natutunan na rin nila itong patawarin.
Ito rin kasi ang nagligtas sa buhay nila mula sa masamang balak ni Chantal. Si Chantal, hindi na nila binisita ni Sid ang pinsan niya sa mental. Pero kumukuha sila ng updates. Ang sabi ng doktor ay palala ng palala ang kalagayan nito. Nakita rin nilang itsura ni Chantal sa larawan pagkatapos maalis ang benda sa mukha ng babae. Malaki ang galit niya rito pero ayaw na niyang kimkimin ang galit na yon. Para na rin sa ikatatahimik nila. Sa katunayan ay naaawa siya sa pinsan niya. Hindi niya alam kung bakit umabot sa ganun ng lahat. Mismong ang tadhana na ang naningil sa mga kasalanan nito sa kanila. Si Elvin naman at Manang Guada ay malaking pasasalamat sa kanya. Pinaayos nilang birth certificate ng anak nito. Sinunod na nilang pangalang ibinigay ni Elvis sa sanggol. Pati ang pangalan sa puntod ay napalitan na. Hindi pa rin tumitigil sa kahihingi ng tawad ang dalawa. Wala siyang hinanakit sa mga ito. Naiintindihan niya kung bakit nagawa iyon ni Elby bilang isang ina. Ang birth certificate naman ni Ivan ay naayos na rin. Inilagay na ang pangalan niya bilang ina at nasunod na ang totoong araw ng kapanganakan ng anak. Naayos na ang lahat sa buhay niya. Masayang-masaya na siya at kontento. Araw ng kasal nila. Dahan-dahan ang ginawa niyang paghakbang habang naglalakad sa aisle. Kanina pa siya nagpipigil sa sarili na huwag umiyak. Panay kasi ang paalala ng mga ina nila ni Sid na masisira ang makeup niya kapag iiyak siya. Habang sinasabi iyon ng dalaway, ang mga ito naman ang iyak ng iyak. Hinahatid siya ng mami at daddy niya. Panay ang hagulgol ng mami niya sa tabi niya. Konting-konti na lang ay tutulad na rin siya rito. Nakita niya si Sid na nakatayo sa harap ng altar. Para itong natigilan nang makita siya na para bang ngayon lang siya nakita nito sa tanang buhay ng lalaki. Halos hindi ito humihinga habang titig na titig sa kanya. Hindi naghihiwalay ang mga mata nila. Nang makita niyang pasimple nagpahid ng mga mata si Sid, ay tuluyan ang kumawala ang kanina pa nagbabantang mga luha. Andy, sabi nang huwag umiyak. Agad na paalala ng ina niya kahit humihikbi na ito. Napangiti siya kahit naiiyak na talaga. Kulang na lang ay takbuhin niya ang kinaroroonan ni Sid. Bago pa siya maibigay ng ama nito ay nagulat na lang siya nang bigla siyang yakapin ng lalaki. I love you, Mrs. Luceros. Madamdaming bulong nito sa tenga niya. Yumakap na rin siya sa asawa. Kung hindi pa sila kinalabit ng daddy niya ay hindi niya alam kung gaano sila magyayakapan lang sa gitna. Natatawang bumitiw nga sila sa isa't isa. Agad na nagmano si Sid sa ama't ina niya. Niyakap ito ng daddy niya pati na rin ang mami niya. Sumunod ay siyang niyakap ng mga magulang. Parang ayaw pa nga siyang bitiwan ng ina. Ang daddy pa niyang gumaya rito palayo sa kanila upang masimulan na ang seremonyas ng kasal. Habang nagsasalita ang pari ay nakatingin sila sa isa't isa ni Sid. Kumuha ng panyo para pahiran ang mukha niya. Naiwan kasi ang bakas ng mga luha sa mga pisngi niya. Ipinasok pa nito sa belo ang kamay para magawa iyon. Pabirong sinita ito ng pari. Mamaya pa ang you may kiss the bride. Natawa ang lahat sa sinabi ng pari. Agad naman itong sumeryoso para ituloy ang seremonyas. You may? Sa parte pa lang na iyon ay mabilis na inangat na ni Sid ang belo sa mukha niya. I love you, Andy. Puno ng emosyong sabi ni Sid habang nakatitig sa mga mata niya. Kiss the bride! Pumikit siya nang dumikit na ang mga labi ng asawa sa kanya. Sa pagkakadikit ng mga labi nila ay kasabay na umagos ang tig-isang butil ng luha sa magkabilang mata niya. Heto na nga at nagsumpaan na sila sa simbahan. Matagal na naghihinang ang mga labi nila. Naririnig na nga nilang tuksuhan sa paligid. Sakalang naghiwalay ang mga labi nila nang biglang may umakap sa bewang nilang dalawa. Nakita nila ang ring bearer nila na si Ivan. Sabay na yumuko silang mag-asawa para halikan sa pisngi ang anak. Nagpalakpakan ng lahat. Nakikita nila ang mga ina nila na nagyayakapan na rin sa harap habang umiiyak. Napangiti siya at kinawayan si Angel, na nakita niya rin. Agad din itong kumaway sa kanya. Katabi ng kaibigan si Archer na ngumiti rin sa kanila ni Sid. Kung hindi lang sinabi ni Archer na in love siya sa iba, siguradong hindi siya imbitado sa kasal. Pabirong bumulong si Sid sa kanya. Sinusundan pala nito ng tingin ang tinitingnan niya. Natawa siya sa sinabi nito. Pagigil na kinurot niya ang pisngi ng lalaki sa kahinalikan ito roon. Nagsiselos ka pa niyan? Eh may kasunod na nga si Ivan. Napangiting hinawakan ni Sid ang medyo may umbok ng tiyan niya. Thank you for coming into my life. Thank you kay na mama at mami dahil ipinagtagpo nila tayo.
I love you so much, hon. I love our kids. Bubuo tayo ng malaking pamilya para mas masaya. Hinalikan siya uli nito sa lips nang sabihin iyon. Mamaya na yan sa honeymoon at magpipicture taking pa tayo. Agad na saway ng mama ni Sid. Tawang-tawan naman sila ni Sid. Agad na kinarga nito si Ivan nang humarap na sila sa camera. Kung pwede lang ay tumalun-talun siya sa sayang nararamdaman niya. Labis-labis ang pasasalamat niya sa Panginoon habang napapatingin sa masayang pamilya nila ni Sid. Sa wakas ay ibinigay na ng langit ang hinihiling ng kanyang puso. Habang pwede pa niyang suotin ang nighties niya dahil hindi pa ganun kalaki ang tiyan niya, ay isinuot niya. Sobrang 3 buwan pa lang naman ang tiyan niya. Nagsisimula pa lang lumabas ang baby bump niya. Sa Paris sila nag-honeymoon ng asawa. Gusto sana nilang kasama si Ivan at ang yaya nito pero ang anak nila mismo ang tumanggi. Ang sabi pa nga nito ay bawal daw ang bata sa honeymoon. Kahit bata pa ang anak nila ay nagsisimula na rin mag-mature ang isip nito. Nakahiga siya sa malaking kama habang hinihintay si Sid. Inutusan niya itong maghanap ng bayaba sa Paris. Ang gusto pa sana niya ay iyong inaakyat sa puno. Pero dahil hindi nga madaling hanapin iyon ay nagkasya na lang siya sa bayabas na bibilhin. Kanina pa nakaalis si Sid. Alam niyang nahihirapan itong maghanap ng ganoong prutas doon. Nang sobra isang oras na at wala pang asawa ay tinawagan niya ito at sinabing ayaw na niya ng bayabas. Gusto naman niya ng ice cream. Nakataas pa ang 2 braso niya habang nakahiga sa kama. Dahil nababagot siya kanina ay naisipan niyang maglagay ng makapal na eyeliner at itim na lipstick. Tawang-tawa siya sa itsura niya. Masaya na malungkot ang pakiramdam niya habang tinitingnan ang sarili sa salamin. Namiss niya bigla ang panahong iyon. Kanina pa siya kumukuha ng pictures niya. Naka-pink na nighties siya habang naka-emo look. Nang mapagod sa pagsiselfie, humiga na lang siya sa kama habang hinihintay si Sid. Narinig niya ang pagbukas ng pinto. Hindi siya kumilos. Hinintay niya lang na pumasok si Sid. Kanina pa talaga ako ikot ng ikot. Bigla itong natigilan nang makita siyang nakahiga sa kama nang hindi man lang kumikilos. Nakataas ang isang hita niya kaya't nakalilis ang nighties niya. Lantad ang makakinis na mga hita niya. May dala ka bang ice cream? Bahagya niyang iniangat ang ulo para tingnan ito. Siya naman na natigilan nang naghuhubad na ito ng shirt. Natatawang napabangon siya bigla. Anong ginagawa mo ha? Tanong niya sa nangaakit na boses. Nakita niya ang ice cream sa ibabaw ng mesa. Nainitan ako, hon, sa kakaikot. Sabi nito na rip na lang ang iniwang suot. Alam niyang hindi mainit sa labas. Tuluyang umupo na siya at sumandal sa headrest ng kama. Kinuha ni Sid ang ice cream sa mesa. Wait, bumalik ito sa mesa at kinuha ang kutsarang andon. Napasinghap siya nang sumampa ito sa kama habang bitbit ang ice cream at kutsara. Parang tumigil ang paghinga niya ng mahulaan ang gusto nitong gawin. Hindi ba't si baby ang may gusto nito? Namumungay ang mga mata ni Sid na nakatingin sa kanya habang binubuksan ang ice cream. Hmm? Paungol na sagot niya habang kinakagat pa ang ibabang labi. Lumakas ang pagsinghap niya nang nalilis pa nito pa itaas ang suot niyang nighties. Let's give her what she wants. Nanunuksong ngiting ibinigay ni Sid sa kanya. Her na ang ginagamit nito. Dahil nga sa sinabi ni Ivan na nanaginip ito ng babaeng kapatid. Pero kahit anuman ang gender ay tanggap na nila ni Sid. Sid! Napasigaw siya habang natatawa nang bigla nito nilagyan ng ice cream ang tiyan niya. Itinabi nito sa kama nalagyan ng ice cream. Daddy will tell you if the ice cream tastes good, baby. Paanas na sabi nito habang inilalapit ang mukha sa tiyan niya. Agad na napahawak siya sa ulo ng asawa. Nasambit niyang muli ang pangalan nito. The ice cream tastes great, hon. Natawa siya ng mahina. Akong nangihingi ng ice cream tapos ikaw ang kumakain dyan. Napaungol pa siya ng malakas. You want ice cream, hon? Tanong nitong nakatingin sa mukha niya. Alam niyang namumungay rin ang mga mata niyang nakatingin sa lalaki. Kumuha si Sid ng ice cream ulit gamit ang kutsara. Inilapit nitong kutsara sa bibig niya. Ibinukan niya naman ang bibig at sinubo na ang ice cream. Ibinalik ni Sid ang kutsara sa lalagyan para ilapit ang mukha sa kanya. Hinalikan siya nito. Ito naman ang napakagat labi sa ginawa niya. Humihingal silang pareho ng matapos. Hinalikan siyang muli ni Sid sa bibig bago ito humiga sa tabi niya. Yakap siya nito ng mahigpit. I love you.
bulong nito kahit hinahabol pang paghinga. Tumagilid siya paharap sa asawa. I love you too. Masuyong sabi niya habang hinahaplos ang gwapong mukha nito. Ilang segundo silang nagtitigan lang. Makikita ang pagmamahal sa mga mata nila. Siya na ang kusang humalik uli sa lalaki. Makailang beses na sinasambit nilang mga katagang yon hanggang sa makatulog na silang pareho. Malaking malaki na ang tiyan niya. Kabuwanan na niya kasi. Alam niya may pasurpresa si Sid sa kanya dahil birthday niya sa araw na yon. Hindi marunong magtago ng sorpresa ang asawa. Kunwari pa ito na busy sa trabaho pero alam niyang abala ito sa birthday niya. Kasalukuyan silang nakatira ngayon sa bahay nila ni Sid sa Maynila. Iyon ang bahay na pinagawa nito at tinuluyan nila nung akala niya ay totohanan ang kasal nila. Pinaayos iyong muli ni Sid bago sila tumira roon. Ibinili nito sa katiwalang kinuha na huwag muna siyang palalabasin ng kwarto para huwag siyang mapagod. Kung hindi lang siya nagkahinala sa plano nitong sorpresa ay hindi niya ito susundin. Sino ba naman ang gaganahang magkulong ng kwarto ng buong araw? Si Ivan ay may pasok sa araw na yon, kaya tanging ang matandang katiwala ang nakakasama niya lagi. Sinakyan niya na lang din si Sid, hindi niya ito sinuway. Nanatili nga lang siya sa kwarto pero panay naman ang tanong niya sa katiwala. Baka kasi may alam ito sa pasurpresa ng asawa. Ang lagi lang namang sagot nito ay wala raw itong ideya. Mag-aalas tres na ng hapon. Bagot na talaga siya kaya naligo na lang din muna siya. Isinuot niyang makulay na maternity dress. Mula nang magbuntis siya ay gustong gusto niyang matitingkad na kulay. Gustong gusto rin niyang ayusan ang sarili. Pagkaligo ay sinuklay niya ang buhok at naglagay ng clip. Napahawak pa siya sa kwintas na suot. Iyon iyong regalo ni Sid sa kanya dati na may pendant na heart. Iningatan niya talaga yon at itinago. Maya-maya ay nakita niyang may binabasang text ang katiwala. Nang maibaba ang phone ay inaya siya nitong lumabas ng kwarto. Napangiti siya ng lihim. Siguro ay inutusan na ito ni Sid. Nagkukunwari na lang din siyang walang alam at sumunod. Tahimik na tahimik pa rin sa labas. Wala namang senyales na may gaganapin kung ano. Umupo siya sa sala. Nakatunga nga lang siya roon habang pinaglalaroan ang pendant ng kwintas. Halos 20 minutos din yata siyang walang ginagawa sa supa nang biglang makarinig ng mga kumakanta. Sabay-sabay ito sa pagsambit ng happy birthday to you. Agad na napalingon siya sa malaking pinto. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang ayos ng lahat. Andun ang mga magulang nila at ang kapatid ni Sid na si Ara. Ang alam niya kasi ay nasa Europe ito kasama ang kapatid ng ama nito. Ni hindi nga ito naka-attend sa kasal nila. Nakita rin niya si Angel at si Archer, na ngayon ay magkahawak pa ang mga kamay. Gusto niyang maiyak dahil lahat sila ay naka-imulok. Kahit ang mami at daddy niya at ang mga magulang ng lalaki. Para silang isang malaking Adams family. Pati ang cake na hawak ng mga ito ay inspired sa imulok team nila. Hinahanap ng mga mata niya si Sid at Ivan, pero wala ang mga ito. Nagulat na lang siya nang tumigil sa pagkanta ang lahat. Pumalit ang boses ni Sid at Ivan na kumakanta rin ng happy birthday. Natatawang napatayo na siya nang makita ang dalawa, kahit ang mga ito ay may makakapal na eyeliner. Puno naman ng hikaw ang tenga ni Sid. Ang tawa niya kanina ay napalitan na ng iyak. Mabilis na lumapit sa kanya ang dalawa. May dala ang mga ito na iba't ibang kulay ng mga bulaklak. Happy birthday, hon. Sabi ni Sid na masuyong hinalikan siya sa lips. Happy birthday, mommy! Si Aiba naman ang humalik sa pisngi niya. Kailangan pa niyang yumuko ng bahagya para mahalikan ito. Salamat sa inyong lahat. Nakakaanong mga ayos niyo. Naiiyak at natatawang sabi niya, kahit kasi ang mga katiwalang andun ay nakaimulok. Inalalayan siya ni Sid para lumapit sa cake niya. Hinipan niya yon pagkatapos niyang mag-wish. Isa-isa siyang binati ng mga andon. Matagal na nagyakapan sila ni Angel. Happy birthday. Ang saya-saya ko para sa'yo. Naiiyak na rin sabi nito. Ako rin. Kahit umiiyak ay nagawa pa niyang tudyuhin ito. Inginuso niya si Archer na kausap ni Sid. Tumawa lang si Angel. Matamis na maasim na grapes ang gusto kong kainin nung isang araw pa. Pabulong na sabi nito. Nanlalaki ang mga matang napatingin siya sa mukha ng kaibigan. Bun, shh, huwag kang maingay, hindi pa niya alam. Agad na pigil nito sa kanya. Napayakap uli siya sa kaibigan. Congrats, I'm so happy din, Angel. Ngumiti ito sa kanya.
Naku, humanda na talaga si Archer sa mga cravings mo. Sagot niya sa sinabi ng kaibigan kanina. Sabay pa silang nagtatawanan nito. I have a gift for you. Lumapit uli si Sid sa kanya at may inabot. Pinaupo muna siya ng asawa sa sopa. Pinalibutan naman siya ng lahat ng excited ng buksan niyang nakabalot. Isa iyong album. Nang tingnan niya mga larawan sa loob ay sunod-sunod na uli ang pag-iyak niya. Edited pictures iyon ni Ivan mula ng sanggol pa ito. Sa lahat ng larawan ng anak ay andon siya. May larawan pa nga na inedit para magmukhang kinakarga niya ito. Pati sa mga birthdays ng anak ay naisingit siya sa larawan. Hilam ng luha ang mga mata nang mapatingin siya kay Sid. Nakaupo rin ito sa tabi niya. Hinalikan lang siya nito sa buok habang isa-isa niyang tinitingnan ang mga pictures. Alam ni Sid ang tahimik na sakit sa dibdib niya. Sa kaalamang wala man lang siya sa tabi ng anak hanggang sa lumaki ito. Sa simpleng regalong yun ng asawa ay parang napuna ng puwang sa puso niya. You like it, mommy? Tanong ni Ivan na nasa kabilang side niya nakaupo. Tumango siya rito. I love it. Naiiyak na sabi niya sa kahinalikan sa noong anak. Magsasalita pa sana siya nang biglang natigilan. Humihilab kasi ang tiyan niya. Nakakaya pa niya ang kirot noong una. Pero palala ng palala ang sakit. Napahawak siya ng mahigpit sa braso ni Sid. Are you okay? Nag-aalalang tanong nito. Umiling-iling siya habang nakangiwi ang muka. Manganganak na yata ako. Biglang nagpanik ang lahat. Si Sid ay mabilis na binuhat siya para dalhin sa kotse. Nakasunod naman ang mga magulang nila sa kanya. I'll drive, son. Agad na alok ng daddy niya kay Sid. Sinamahan nga siya ni Sid sa likod. Ang mami niya na nasa tabi ng daddy niya na nagmamaneho ay panayan lingon sa kanya. Malapit na tayo, Andy, sabi ng ina niya. Panay naman ang punas ni Sid sa pawis niya sa muka. Han, masakit na masakit ba? Nakuha pa nitong itanong. Oo naman. Biglang sigaw niya nang makaramdam ng sobrang sakit. Nang maipasok sa ospital ay mabilis na dinala siya sa delivery room. Ilang minuto lang nang maipasok sa roon ay lumabas na nga ang anak nila. Sa kotse pa lang ay pumutok na ang panabigan niya. Mabuti na lang at hindi siya pinahirapang masyado ng anak. Nailabas niya ito ng matiwasay. Nang magmulat siya ng mga matay, isang nurse ang bumungad sa kanya. Hintay lang po kayo at andun pang imon yung asawa. Dadalhin niya na rito ang anak niyo. Kung hindi lang siya nangihina pa ay matatawa siya sa sinabi ng nurse. Sakalang niya naalalang ayos ni Sid nang isugod siya sa ospital. Hindi nga nagtagal ay may karga-karga na itong sanggol. Sinubukan pa niyang bumangon pero agad na pinigilan siya nito. Baby, here's your mommy. Ang ganda ng anak natin, Andy. Kamukha mo nga. Parang maiiyak na rin na sabi ni Sid na titig sa sanggol. Maingat na inilapag nito ang baby sa tabi niya. Tumutulo ang luha niya ng mapagmasdan ng anak nila. Malalantik ang mga pilikmata ng nakapikit na sanggol. Maliit ang lips at matangos ang ilong. Tama nga ang panaginip ni Ivan. Nang magpa-ultrasound sila ay nalaman nilang babae ang ipinagbubuntis niya. Buong suyong hinahaplos niya ang mukha ng anak. Ngayon ay hindi na makukuha sa kanyang pagkakataong maging ina ng anak hanggang sa lumaki ito. Sisiguraduhin niyang nasa tabi siya nito mula sa unang salitang mabigkas. Sa mga unang hakbang. Sa lahat ng mga unang bagay na gagawin ng anak. Hinalikan siya ni Sid sa noo. I'm one happy husband and father. Thank you for giving me this feeling of happiness and contentment, Andy. Mahal na mahal ko kayo, Han. Hinalikan siyang muli nito at pati na ang sanggol sa tabi niya. Hinawakan niya ang kamay ng lalaki. Thank you also, Han. I know ikaw talaga ang para sa akin sa una pa lang na nakita kita. Thank you for building my family with me. I love you. Hinalikan niya ang kamay nito. I know how much you love me, especially when I saw you wearing the gift I gave you many years ago. Naalala pala nito ang kwintas na suot niya. Kumpleto na ako dahil nariyan kayo, mahal. Mabilis na dinampian siya nito ng halik sa mga labi. Hindi na nila inaalis ang tingin sa anak nila. Alam niyang pareho pa rin silang nalulunod sa sobrang saya na nararamdaman nila ng mga sandaling yon. Ngayon ay kanyang-kanya na ang pagmamahal na lalaking minahal niya mula pa pagkabata. Malaking bonus pa ang mga anak na ibinigay nito sa kanya. Kontentong-kontento na siya sa buhay niya. Kapiling si Sid.
Bilang si Mrs. Andy Medina Luceros.